Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Bobby Titko, Abang Puro Paroko dito sa San Jose Manggagawa Parish, Manugit, Tondo. Ngayon po ay Webe Santo. Sumayin niyo ang kapayapaan ni Kristo nag-aray ng buhay para sa atin. Ang araw na ito po ay napakahalaga para sa atin na mga alagad ni Jesus. Sa araw na ito ay ginugunita natin ang institusyon ng dalawang sakramento, ang sakramento ng banal na orden at ang sakramento ng banal na Eucharistia. Sa umaga ng araw na ito ay nagmimisa ang lahat ng mga pari sa paligid ng arsobispo o obispo ng diocese sa pamumuno niya at kanilang pinagdiriwang ang misa ng Krisma. Doon ho ay nagpapanariwa ang mga pari ng pangako sa pagkapari. Sa hapon naman po ay pinagdiriwang ang misa ng huling hapunan ng ating Panginoong Jesus. Pagnilayan po natin ang tungkol sa huling hapunan ng ating Panginoong Jesus. Tandaan po natin na noong si Jesus ay naghuling hapunan kasama ng kanyang mga alagad, may ginugunita rin sila. Ginugunita nila ang Paskwa, yung hapunan ng Paskwa o Passover meal. Kung kailan, mga kapatid, ang anghel ng Panginoon ay nanaog at binawian ng buhay ang lahat ng mga panganay na anak, tao man o hayop ng sambahayan ng mga Ehipsyo. Subalit, ang mga Hudyo, naligtas ang kanilang mga anak at ang tanda ay ang dugo ng kordero sa hamba ng kanilang bahay. Yun po ang kanilang ginugunita. At ng gabing yaon, nung unang Paskwa, lumaya ang mga Hudyo mula sa pagkakaalipin sa Ehipto. Ang pagdiriwang ng kanilang kalayaan na para sa kanila ay hindi nangyari kung hindi dahil sa Diyos. Kaya ho, ilagay natin ang ating sarili sa aktual na huling hapunan ni Jesus. Nung tinipon niya ang kanyang mga apostol, ito ang naisinang gunitain, ang paglaya ng kanilang bayan. At samantalang pinagdiriwang nila yun, pinagsasaluhan ng hapunang yaon, alam po ni Jesus ang mga magaganap kinabukasan na makikita ng kanyang mga alagad na siya ay magdurusa at siya ay mamamatay, siya ay papatayin. Sa krus, isang karumal-dumal na kamatayan, isang madugo, malungkot at kahiyahiyang kamatayan, kamatayan ng isang kriminal. Kaya ho, sa huling hapunang ito, tinitipon ni Jesus ang mga kabilang sa kanyang sambahayan. Kung paano, noong unang Eksodo, noong unang Paskwa, natitipon ang pamilya ng mga Hudyo sa kanyang sambahayan. At ang sino mang nasa loob ng sambahayang yaon ay ligtas sa kamatayan. Sa bahay ng mga Ehipsyo ay may kadiliman. Sa bahay ng mga Hudyo ay may liwanag. Sa bahay ng mga Ehipsyo ay may kamatayan. Sa bahay ng mga Hudyo ay mayroong buhay. Sa bisig ni Jesus, sa pamilya ni Jesus, naroon ang buhay, naroon ang liwanag, hindi kamatayan, hindi kadiliman. At ginawa niya nga ho, una sa lahat, ang paghuhugas ng mga paa. Pinakikita ni Jesus ang halimbawa ng paglilingkod sa kapwa. Kadalasan ho, naririnig na natin ang pagninilay sa paghuhugas ng paa, ang pagbibigay diin sa kababaang loob ng paglilingkod. Tama ho yan, sapagkat madali hong maglingkod, ngunit angat ka pa rin. Ngunit yung maghugas ka ng paa ng kapwa, at nung panahon ho nila, ang naghuhugas ng paa ay mga alipin. At hindi lang basta mga alipin, kundi yung pinakamababa sa mga alipin. Yun ang ginawa ni Jesus upang halimbawa sa atin ng kababaang loob. Pero meron ho sana akong gustong idagdag na hinugasan ni Jesus ang paa ng lahat sa mga apostol. Kabilang, hindi lamang ho si Pedro na unay tumanggi, si Judas. Basahin niyo ang Ebanghelyo ayon kay San Juan at matutunghayan niyo doon na bago lumabas si Judas ay naganap ang paghuhugas ng paa. Lahat sila, walang sinino-sino si Jesus. Ang paglilingkod ay para sa lahat. Tawag sa ating mga Kristiyano na hindi namimili sa paglilingkod. Kung hindi, ang lahat ay dapat paglingkuran ng buong kababaang loob katulad ni Jesus. Kahit pa kaaway, kahit pa hindi kapalagayang loob, kahit hindi kapanali. At nang hatiin ni Jesus ang tinapay at ibigay ang kalis ng alak, alam natin, ito ang institusyon ng banal na Eucharistia. Nang tinapay ay ginawa niyang kanyang katawan. Ito ang aking katawan. At ang
alak sa kalis ay ginawa niyang kanyang dugo, itong aking dugo. Sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, na bukas makikita niyo ang aking katawan na mahahati at ang aking dugo ay bubulwak. Ako ay mamamatay, ngunit hindi yan ang tuldok ng aking buhay. Hindi yan ang katapusan ng pakikipag-ugnayan natin. Sapagkat para ho sa mga Hudyo, ang kamatayan ay gayon na lamang na ito ang katapusan ng lahat ng pakikipag-ugnayan. Kaya nga ho, meron silang daigdig ng mga patay, yung Sheol, na kapag ikaw ay namatay, doon ka pumupunta at hindi ka na makababalik sa daigdig ng mga buhay. Natatandaan niyo ho yung talinhaga ng mayaman at ni Lazaro. Hindi ho ba nakiusap pa si Lazaro kay Abraham? Papuntahin niyo ho si Lazaro. Yung mayaman ho, nakiusap kay Abraham, papuntahin niyo si Lazaro sa aking mga kapatid nang sila'y balaan. Pero sabi ni Abraham, hindi na pwede. May malaking agwat. Para sa mga Hudyo, pag namatay ka na, wasak na ang katawan, tapos na ang lahat. Ngunit inibaho ni Jesus yan. At salamat kay Jesus. Kung para sa mga Hudyo, ang kamatayan ay ang pagkahulog sa walang hanggang kadiliman, kay Jesus ang kamatayan ay paghimlay sa mga bisig ng Amang mapagmahal. Kung para sa mga Hudyo, ang kamatayan ang wakas ng lahat, para kay Jesus, maaaring maging ito pa nga ang tugatog ng pakikipag-ugnayan. Tayong mga Pilipino, meron tayong sinasabi na pag kinakausap kita, huwag mo akong tatalikuran. Kasi pag wala na yung katawan, wala nang paraan para makapag-ugnayan. Ngunit pinakita ni Jesus na ang kamatayan ay maaring maging pinakamataas na antas, pinakatugatog na anyo at paraan ng pakikipag-ugnayan. Meron hong kondisyon. Kung ito ay kamatayang nakapagbibigay buhay sa iba. Dahil si Jesus naman hindi namatay sa krus para sa kanyang sarili lang. Namatay siya sa krus at tayo ang nakinabang. Kaya ang pagkahati ng kanyang katawan at ang pagbulwak ng kanyang dugo ay para sa kabubuhay nating lahat. Naging mahirap ang pagkakaloob ni Jesus ng kaganapan ng buhay sa atin dahil sa kasalanan. Ngunit kahit pa may kasalanan, hindi ito naging hadlang. Kaya nga ho, madalas kong sabihin that the cross is not the cause of God's love for us. The cross is the fruit of His love for us. Na kahit pa may cross, minahal pa rin tayo ng Diyos. At hindi ito magiging hadlang para tukdin ang kanyang kalooban na magkaroon tayo ng kaganapan ng buhay. Dati ho, nung ako'y nag-aaral pa sa teolohiya, tanong sa akin ni Archbishop Chito, isa sa mga panelists sa comprehensive exams, Bobby, kung hindi pa nagkasalang tao, darating si Jesus. Sabi ko ho, opo, pero hindi ko ho maipaliwanag. Dahil sa kaibuturan na aking puso, gusto ko dumating si Jesus. Si Jesus ho ay hindi dagdag. Hindi ho siya dumating dahil nagkasala ang tao. Dumating siya dahil mahal niya tayo. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tayo nagkaroon ng buhay. Ito ang diwa ng Huwebes Santo. Ito ang araw ng dakilang utos ng pagmamahal. Maraming salamat po. Ito si Father Bobby Artitko ng San Jose Manggagawa Parish, Manugit, Tondo. Sumayin niyo ang kapayapaan at pag-ibig ng